Ayun, finally. Okay, we're live and alive. And tingnan ko po muna ha. Let me first navigate on my phone para at least na dala po yung kopya ko. Ayan, good evening, good evening, good evening teachers. Sa mga nanonood ngayon, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, so far, no, parang talagang excited na excited ako today, nako. Kasi po, no, ayan, welcome po sa ating 4-8 live viewers ngayon. Ayan, pa-tap and share, no, parang human AI. Ayan, gusto nyo ba yun? Pa-tap and share naman po ng ating live stream. Ayan, kasi parang yung iba dito, no, talagang ganadong-ganado ng mag-review. Kasi nga, kahapon lumabas na po yung resulta ng licensure examination of professional teachers. At talagang napaka-positive ng resulta. Nako, talagang, ano, no, parang pakiramdam ko, teachers, parang pumasa din ako. Kasi ang dami-dami kong natatanggap na messages. Ayan, coming from our previous, no, reviewees na ngayon ay mga lisensyadong guru na. Let me just give a shout out to Ma'am Cataleya. Nako, eto si Ma'am Cataleya, no, talaga nag-message siya sa akin informing me that she passed the licensure exam. So, congratulations po. Ayan, hindi lamang kay Ma'am Cataleya, but sa lahat po ng mga lisensyadong guro, no, na naging estudyante namin before, guys, congratulations, no, from your TCRC family. We are so, so, so proud of you. Nako, yung iba dito, kahit, ano, no, kahit 2 weeks lang na nag-review sa amin, talagang pumasa sa board exam. No, may mga top-notchers pa tayo. Nako, talagang, ano, no, bilib na bilib kami sa inyo, teachers. Ubos na ubos ang bilib namin sa inyo. Ayan, uy, teka, parang ang daming mga reviewers namin na andito ngayon. Ayan, eto, thank you, Coach Weng. LPT na po ako from Ma'am Norilyn. Congratulations po. Ayan. Sino pa? Ganadong-ganado ako kasi makikita ko na naman yung blush on mong makapal. Ayan ako. Parang na-conscious ka agad. Ganun ba yun? No, paputukan po ng blush on. Siyempre, dapat ano, no? Talagang ternong-terno tayo ngayon. Putok na putok. Pulang-pulang t-shirt. Pulang-pulang lipstick. At pulang-pulang blush on. Ganun. Di ba terno? Okay, sino pa? Nako. Sino pa? Hello po, Coach Wayne. Salamat po. LPT na po ako from Sir Johnson. Ayan. Nako, mayang gabi, ma'am. Paano po ba mag-avail sa reviewer niyo po, ma'am? Guys, para po sa mga gustong sumali sa TCRC family, guys, please send a private message to Sir Seppi po. Etong nagla-live ngayon, no? Siya po yung i-contact niyo if you want to be part of our intensive and comprehensive review for the licensure examination for professional teachers po. Ay, napakaraming good feedbacks kaming natanggap. No, may nagsabi pa, Coach Weng, parang habang nagtitake ng board exam, narinig ko yung boses mo. No, kada daan ko ng number 69, ikaw agad yung naaalala ko. Nako, no, parang pakiramdam ko, every time nakikita niya yung numerong 69, sure ako kagad yung unang papasok sa isip niyo. Ayan, favorite number ba naman, no, number 69. Talagang teachers, no, yesterday, lumabas po yung result ng licensure exam. No, nagmamaneho po ako. Talagang ginilid ko po yung sasakyan kasi kinakabahan ako. No, kinakabahan ko, parang nagto-throwback yung feeling na parang ako mismo naghihintay ng result. And talagang ano, no, bumuhos kagad yung mga messages coming from our reviewees. And we are very, very proud of you guys. And we are so honored to be part of your life journey. Yung iba dito, mga reviewees a few months ago, ngayon magpapaskong may lisensya. Ayan, kaya pulang-pulang yung damit natin ngayon kasi we're so happy and we would like to congratulate everybody who passed the licensure exam.
Now, sure ako, no, kasali sa excitement na naramdaman natin kahapon ay yung kaba ng susunod na batch. Nako, sa mga susunod na batch, kinakabahan na ba ang all? Kinakabahan na ba? Sure ako, yung iba dito, kinakabahan na talaga, Coach Weng. Kami na talaga yung susunod. Nako, para sa mga hindi naman pinalad, guys, eto ha, kasi yesterday, no, aside sa mga messages, mga happy messages, may natanggap din po akong messages na ano na nagsasabi na Coach Weng, medyo hindi po ako pinalad, no? Medyo kinapus po ako. Guys, again and again, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. In God's perfect time, magkakalisensya po kayo. Okay? In God's perfect time. Okay? Don't be discouraged if hindi nyo man nakita yung pangalan nyo sa listahan ng passers. No, but take that as an opportunity, no, for you to challenge yourself to strive more, no, to work harder, okay? Kasi po, no, you will only be defeated the moment you choose to give up, okay? Matatalo ka lang pag pinili mo ng sumuko. So, as long as you don't give up, as long as you continue, hindi ka po natatalo. Okay? So, just continue striving. Ayan, andito kami na mga coaches niyo sa TCRC. Ayan, guys, talagang, medyo naluha po ako kahapon kasi nabasa ko yung mga messages nila. And then, I told them personally, ha, ako mismo nag-chat sa kanila, sinabi ko na, ma'am, sir, ano man ang tulong na pwede naming mabigay sa inyo, no, as your coaches, ibibigay po namin kung ano po yung pwede naming magawa para matulungan po kayo in your next journey, talagang gagawin po namin. And I hold on to my promises. Sinabi ko talaga yan sa mga nag-message, mga nag-message sa akin kahapon, no? Sinabi ko talaga sa kanila na hindi pa po tapos ang laban. Ayan, we're here to help you. No, you're not alone in this journey. But I'm very, very happy kasi majority, I think parang hindi pa namin nakita, no, kung ilang porsyento yung pasado sa TCRC, pero we are manifesting around 89% and 90% passing rate coming from our reviewers. No, manifesting. Pero napaka-positive naman ang result. Ayan, kitang-kita nyo naman, guys. Tingnan nyo yung comment section natin. Punong-puno ng mga LPTs. Nako, ang sarap-sarap basahin ng mga comments nyo, ng mga feedbacks nyo. Ayan, talagang heartwarming. Oy, nako, guys, nagre-reply po ako kagad. Wala po kasi akong ka-chat. Ayan, so mahilig talaga akong mag-reply. Ayan, LPT na po ako. I miss you, Coach Weng. Nako, talagang andito yung mga previous reviewers namin. Di ba, guys, anong sabi ko sa inyo last time? Diba? Nung nagre-review pa lang kayo, no? Diba sinabi ko sa inyo, ayoko nang makita ang mga pagmumukha nyo. Ayoko nang makita ang mga pangalan nyo sa comment section. Ulit, no? Unless na lang pag naging LPT na kayo. No, yun yung time na parang gusto ko makita yung pangalan nyo pag may dugtong na, no? May dinagdag ng tatlong letra sa inyong mga pangalan. Ayan, talagang mapapagod po yung kamay natin, no? Kasi medyo humaba ang pangalan sa Pasko. Ayan. Naku, guys, I'm very, very happy. Talagang ang saya-saya ko, no? Parang ako mismo yung pumasa kahapon. Ayan, anyways, para po sa mga gusto pang sumali, no? Gusto pang magkaroon ng additional 3 letters sa kanilang mga pangalan, I'm inviting you guys to join our intensive at comprehensive let review. No, kung tatanungin niyo ako, "Oy, sure ka ba, Coach Weng, no, na talagang effective yung review niyo? Sure ka ba talaga na talagang magaling yung mga lecturers niyo sa TCRC? Sure ka ba talaga na effective yung review sa TCRC?" Guys, sagutin niyo sa comment section, no? Yung mga previous reviewees namin, effective ba ang review sa TCRC? Sagutin nyo nga. Naka, magpapalaban talaga ako sa mga previous students namin. Na kasi may mga nagtatanong, talaga ba? Na talaga bang effective dyan sa TCRC?
talaga bang magkakalisensya ako dyan? No, sige nga, sagutin nyo nga. Effective ba dito, guys? Hindi pa ba enough na proof to? Tingnan nyo yung comment section natin. Punong-puno ng mga lisensyadong guro. Nako, kung hindi pa ba naman enough yan na ano no, na pruweba. Ayan, so guys, teachers, I'm inviting all of you po to join our intensive and comprehensive letter review session. Nagsimula po kami October ha, hanggang March na po to. Okay, so October hanggang March, no? Yung ating session. Now, from October to December, every weekend po siya. Pero starting January, aaraw-arawin na po namin kayo. Yes po, every single day may review. Okay, every single day, araw-araw may review talaga yan. Starting January. Okay? Now, guys, ano po bang mangyayari dito, no? Now, ang ginagawa po namin every single day, yan, starting January, magkakaroon po tayo ng 2 hours review every single day. Kasama po ang mga top 1 lang naman. Nako, mga top 1 coaches nyo with Coach Joshua, Coach AJ, and Sir Seppy at iba't iba pang mga invited coaches natin na mga top-notchers and high raters lang naman. Nako. Now, also, no, the best thing about this, ipapakita ko sa inyo ha, the best thing about this, guys, is napaka busy friendly po ng ating review dito sa TCRC. Kasi kahit hindi po kayo maka-attend, no, kahit hindi kayo maka-attend ng mga live session natin, as long as member kayo ng ating Facebook page, as long as kasali po kayo sa ating letter review, pwede nyo pong panoorin wantusawa ang mga videos namin. Kasi po, hindi po siya buburahin, ha? Hindi po siya buburahin. Kahit yung mga lectures na nangyari na before, no, yung mga October lectures natin, pwedeng-pwede nyo pa rin pong panoorin hanggang ngayon. No, parang meron na tayong ilang videos doon, parang mga 12. Na 12 pataas na lectures na nasa page na po. So, para po sa mga hahabol, no, I would really encourage you to maximize your holiday break. No, talagang magkakaroon tayo ng marathon. Imamarathon niyo po yung mga videos natin sa page. Kasi hindi po yan buburahin, ha? As long as miyembro kayo, wantusawa, no, pwedeng yung imukbang yung ating mga video. As long as may internet connection kayo, pwedeng-pwede po. Ayan, that's the best part. No? Kahit sabihin natin busy ka or may gagawin ka, as long as part ka ng page, pwede nyo po itong panoorin paulit-ulit. Ayan! Nako, para sa mga nagtatanong how to join po Coach Weng, guys, message nyo lamang po si Sir Seppy. No, ito po ha, itong nagla-live ngayon, no, siya po yung i-message niya. Wag po yung iba kasi marami po siyang ano no, marami siyang poster. Famous kasi siya. So siya lang po yung i-message niyo. Ayan. So please message Sir Seppy para po matulungan niya kayo, no, how to be part of our TCRC family. And guys, we can't wait to start your let journey. Na hindi na po kami makapaghintay na talagang matrain kayo, no, para magkaroon kayo ng lisensya next year. Ayan. Okay, sige. Nako, sure ako yung iba dito excited na for our session this evening. Now, syempre, hindi po tayo pwedeng magsimula na wala po tayong ano? Wala po tayong pa hashtag. Nako, teka, ang dami ko nakikita dito ha, yung mga feedbacks nila. Super effective Coach Weng kay 2 to 3 weeks na akong nag-review. Oh, pumasa guys. 2 to 3 weeks lang nag-review, pumasa. Ano na lang kaya, ma'am, kung sumali ka talaga, no, ng whole review namin? Baka nag-top-notcher ka na. Aguroy. Nako. Eto, first time takers, pumasa sa TCRC. Wow, nako. Almost 30 years graduate na, pero with God's grace and with coaches, I did it. Nako. Napakaraming positive feedback na natatanggap natin from our reviewers. Again, ulitin ko po, how to join, message nyo lamang po si Sir Seppy, siya po ang tutulong sa inyo. Okay? Now, before we start with our session this evening, magpapa-hashtag po muna ako. Ayan, pa
para malaman ko kung ready-ready na ba ang mga future LPTs and future top-notchers natin. Ayan, Coach Weng, ano po ba yung hashtag natin tonight? No, ang hashtag po natin tonight kasi gusto ko pong ma-inspire kayo. No, gusto ko pong ma-inspire kayo na talagang maging motivated kayo sa pagre-review. So, ang hashtag po natin ngayong gabi ay hashtag ako ang susunod. Ayan. No, sige nga, patype nga ako. Hashtag ako ang susunod. No, ano no? Sa ating comment section. We are claiming na kayo na naman po ang susunod na magiging LPT by God's grace. Yan. No, by God's grace. Kayo na naman po ang maghihintay no, ng result sa page ng PRC. Kayo na naman po ang makakaranas ng happiness pag nakita niyo yung pangalan niyo. Ayan sa rooster of yung mga ano no, yung mga successful examinees na pumasa sa board exam. No, we are manifesting, we are claiming by God's grace na kayo ang susunod na magiging LPT. Ayan. Nako, motivated na ba? Ganadong-ganado na ba ang all? Nako, nako Coach Weng, parang no, medyo malakas yung bugso ng damdamin namin ngayon. Na-motivated, na-motivated. Okay, sige. So, ano no, since we are claiming, we are manifesting na kayo ang susunod, no, let's start with our professional education set 1. Bumalik na kayo. Set 1 with question number 1. Okay, dito tayo. Agoy. O, sige nga, patingin nga ng mga sagot niyo. Agoy, nako. Hala, nagkakaiba na ng mga sagot. Nako, biglang nawala yung unity. Alin kaya dyan? Managkikita ko, ang daming nagle-letter B. Ang daming nag-CC. Alin, ang tamang sagot. Aguroy! Nako, para pa'y mabubudol ako ngayon. Ayan, anong letra kaya to? Ano sa tingin nyo? Hala, final na ba yan? Final na ba? Okay, sige, tingnan natin. Nababasahin ko po muna yung tanong, ha? Ayan, what criterion is clue? Clue po to, ha? Pa-highlight po ako ng salitang not included. Hindi po kasali in the selection of subject matter content. Ayan ha, ang hindi po kasali. Now, para naman hindi nyo sabihin na chinachore ko kayo or ginagood time ko kayo, papakitaan ko po kayo ng pangmalakasan na resibo. Ayan, may resibo po ako dito ha. Talagang hinanap ko no, yung source na pwedeng sumagot ng tanong na to. Ayan, now meron po kasi tayong meron tayong 7 criteria na kinoconsider natin when it comes to selecting subject matter content. Now, iisa-isahin po natin itong 7 criterions na to. Starting with the word validity. Ayan, number 1 ha, validity. Ano po si validity? Now, when we say validity, no, this refers to the authenticity of the subject matter. No, kung talagang it measures what it intends to measure, is it true? No, at talagang accurate ba yung content na ituturo mo sa mga bata? That's validity. Pangalawa is interest. Ayan, pagpipili ka ng subject matter content na ituturo mo sa mga bata, please make sure na talagang align siya sa interest ng mga bata.
Coach Weng, bakit kailangan i-consider pa yung interest ng mga bata, no, sa pagpili ng subject matter content? Now, teachers, mas nagiging meaningful po kasi, mas nagiging purposeful po kasi, no, yung isang subject matter content pag interesado yung bata, no, gusto niya yung tinuturo mo sa kanya. Ayan, that's interest. Now, pangatlo po, we have the word utility, no, or mas madali, usefulness. Okay? Ang sinasabi ng utility is pagpipili ka ng subject matter content na ituturo mo sa mga bata, make sure naman na magagamit nila, no, useful, practical, pwedeng gamitin in real life or in the future. That is utility. Okay? Napunta tayo sa pang-apat na learnability. No, ano naman po si learnability? Ito po ay tumutukoy sa pagpili ng subject matter content na akma lang sa capacity or developmental level or experiences ng mga estudyante mo. Huwag ka naman pong pumili ng isang subject matter content na too advanced or too easy para sa mga bata. Dapat akma lang talaga sa age level nila. Okay? So that is learnability. Next, pag sinabi nating feasibility, no, ito ay tumutukoy kung pwede ba, okay? Pwede ba siyang maturo given the time allowed, no? Kasya ba siya sa allocated time na binigay sa iyo per subject? Pwede ba siyang maturo given the materials available ba yung mga kagamitan ng gagamitin sa pagtuturo ng isang subject matter content? Or akma ba ito sa expertise ng isang teacher? Kasi diba may mga instances na kahit hindi naman yan ang specialization ni teacher, kahit hindi naman yan ang expertise ni teacher, pinapaturo sa kanila, no? Guys, sure ako may mga teachers ba from private schools dito? Meron ba? No, yung mga teachers sa private school, sure ako naranasan nyo na si major in mathematics, pinagturo ng English, no? Si major in English, pinagturo ng math. No, hindi kaya mga major in biology, pinagturo ng mape. Yung mga ganun, guys. Diba? Familiar kayo with that concept? Ibig sabihin, hindi siya feasible kasi hindi naman akmayan sa expertise ng teacher. Diba? So, that's feasibility. Now, when we say self-sufficiency, ito po ay tumutukoy sa pag-attain or sa pagturo, no, ng isang subject matter content na less teaching and less learner's effort pero mataas ang resulta, no, kahit hindi mo masyadong kailangan talagang paggugulan ng panahon, no, pero napaka-effective ng result. That is self-sufficiency. Next, pinakahuli, that is significance. Okay? Ito po ay nagsasabi na kung pipili ka ng isang subject matter content, you need to ensure na it is significant. Ibig sabihin, it will contribute to basic ideas, basic knowledge, mga bagay na kailangang malaman ng bata. Necessary, integral information. Now, if titingnan natin yung option, guys, titingnan natin yung resibo. Alin po dyan ang wala sa resibo natin? Anong letra ang wala sa resibo? That is creativity. Agoy! No, kasi kahit balibalik na rin mo dyan, no, kahit nakapihaya siguro tayo, teachers, wala tayong makikita ang creativity dyan. So, number one, tanggal. Letter A. Okay, be honest. Tumpak or ligwak? Tumpak or ligwak ang mga beshi ko? Bueno mano tayo or bueno malas? Agoy, nako. Coach Weng, teka lang. Ba't parang medyo kinakabahan ako? Unang tanong pa lang. Okay, guys. Oy, nako. Huwag kayo masyadong ma-pressure, ha? Kasi yung motto ko dito sa TCRC is always na wala po akong pakialam sa scores niyo sa practice test. Wala problema yan kahit maligwa kayo. Basta bumawi tayo sa run-through. Kasi nga, di ba, na it really shows na you've learned something. Ayan. O, eto. Si Sir Archie. Ay, Sir Archie, kumusta po? Eto, Sir Archie, parang pakiramdam ko, no? Para malapit-lapit na tong mag-top. So,
Sir Archie, yes! Ayan, kita. Nakita ko na naman ulit ang pogi mong mukha, sir. Ayan. Okay, next. Proceed tayo with question number 2. Okay, guys, bawal mabudol dito, ha? Bawal mabudol. Ayan. Nako. Okay. Na ang mabudol for item number 2, pipingutin ko sa singit mismo. Ayan, yung talagang may kasaling balat. Ayan, no? Ayan talaga yung gagawin ko, pipingutin sa singit. Ayan, bakit po? Guys, napaka-obvious nito. No, napaka-obvious. Babasahin ko po, ha? Ayan, number 2. Joining organizations or club in school is requisite to granting academic distinction under DEX Order number 66. Ayan, ako, parang kinabahan ako, no? Kulang na lang ng 3. Favorite number na. Series of 1998. This shows school community connection reflected in activities geared toward clue. Ito, ha? Clue. Society's needs. Ayan. What philosophy is related to this? Nako, ano po ba? Anong uri po ba ng philosophy ang nag-a-address sa clue? Society's needs. Ayan. Now, guys, eto ha. Para klarong-klaro tayo, no? Iisa-isahin po natin yung option. Ayan. Isa-isahin natin, ha? Start tayo with existentialism. Sige nga, no? Gulatin nyo si Coach Weng. Ano po ang clue words natin when it comes to existentialism? Sige nga, gulatin niyo ako na magpasikat kayo sa akin. Na Coach Wen, nag-aaral ako. Anong clue words? Magbigay nga kayo ng clue words when it comes to existentialism. Ayan. No, gulatin niyo ako. Sige. Ayun, very good. Meron tayong choice. Meron tayong uniqueness. Meron tayong freedom of choice and uniqueness. Talagang kayo, no? Kinumbine. Ano pa? Freedom, individual, choice. Ayan, no? Napaka, ano, no? Parang synonymous ng mga sagot niyo. Ayan, very good. That's actually correct. No, bakit puro pare-pareho, no? Pare-pareho yung sinasabi nila dyan, Coach Weng. Kasi, guys, pag sinabi po nating existentialism, pag ang isang teacher ay isang existentialist or sumusunod siya sa existentialism, siya po ay naniniwala na ang bawat bata, each learner, no, are unique individual with freedom, no, choice, accountability, and responsibility of their own learning. Ulitin ko, ha, pag existentialist ka, no, you believe na ang bawat bata are unique, no, are unique individual with freedom, choice, responsibility, and accountability in their own learning. So that's the clue word, no, for existentialist. How about perennialism? Sige nga, gulatin niyo ako, perennialism. O eto, si Ma'am or Sir Jim sa Salisid Buendia. LPT na ko, Coach Weng. Nako, talagang naka-caps lock. Ayan, Weng, my favorite number 69. Nako, guys, kayo, ha, na yung mga dating reviewees namin dito, eto kayo talaga, na yung mga previous reviewees namin, binubulgar nyo po ako sa mga bagong reviewees natin. No? Holy, 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 mabait po ako sa kanila ngayon. So, wag nyo pong, ano, no, wag nyo pong ipalaganap yung kalat ko. Ayan, mabait na po ako ngayon, guys. No, last season lang. Last season na po yung 69. Ngayon, ang favorite number ko na po ay 7. Ayan, nagbagong buhay na, na nagbago ng aura. Okay, dito tayo, ayun, very good. Constant, classic literature, traditional, unchanging, everlasting. Ayun, napakaganda ng mga clue words nyo. Lifelong, ayan, very good, no?
Napapansin niyo yung mga clue terms na sinasabi nila sa comment section are almost identical din. Kasi pag sinabi nating perennialism, yan po ay tumutukoy sa eternal truth. Ibig sabihin, no, you would really prefer to study the classics kagaya ng mathematics, literature, philosophy, and etc. Also, ang perennialism po ay naniniwala na ang bawat tao, okay, no, each individual should learn or should be knowledgeable when it comes to general information or general education. Kaya nga, di ba, napapansin nyo yung mga bata sa elementary, talagang ine-expose sa napaka-broad na mga subject areas kasi dapat may knowledge sila sa general information. That is perennialism. No, guys, totoo po to. Seryoso po to, ha. Last season, favorite number 69. Ngayon, 7. No, mabait na po ako ngayon. Ayan. Nagbago na po ako ng persona. Ayan. Proceed tayo. Progressivism naman. What's the clue word? Sige. Anong clue word natin for progressivism? Ayan. Sige nga. Clue word natin. Progressive. No, pangalip lang, progressive. But, ayun, student-centered. Ayun, ano pa? Learning by doing. Very good. Ano pa? Progressivism na po tayo. Child-centered. What else? Ayun, what else? Ayun, learning by doing talagang unang lumalabas, no? We have experiences, exploration, discovery. No, lahat po yan ay saklaw ng progressivism. Kasi po si progressivism ay naniniwala na dapat ang ating education system ay nag-i-involve ng active learning, exploration, discovery, or in short, learning by doing. Ano, dapat hindi lang tayo putak ng putak, hindi lang salita ng salita si teacher. Dapat pinaparanas niya sa mga bata, no, yung learning experiences para mas madali nila itong matutunan. That is progressivism. Now, Coach Weng, ano naman po yung huli? No, si social reconstructionism. Now, ito guys, since napaka-obvious na, kasi siya na lang yung naiiwan. Now, when we say social reconstructionism, yan po ay tumutukoy sa pangangailangan ng society. Or in short, you believe that the purpose of the school is to equip the learners with knowledge and skills for them to address the needs of our society in the future. Kasi nga, let me just quote Dr. Jose Rizal, ha, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. No, parang same sila ng paniniwala ng social reconstructionism. Now, dito tayo, clue pa lang guys, clue pa lang, ito, society's needs. Halatang-halata na ang sagot dyan ay social reconstructionism. Ayan, oh nako, may nabudol ba? Nako, sana wala akong nabudol, ha? Na dapat talagang we answer as one, we tumpak as one tayo for number two. Ayan, oh ito si Sir Frank. Hi, Ma'am Weng, LPT na po ako. Oy, yung mga nagko-comment dyan na LPT na sila, baka gusto niyo po akong yayain sa mga Thanksgiving niyo. No, baka gusto niyo po akong padalhan ng pagkain dito. Ayan, wag po kayong pa-shoutout ng pa-shoutout. Mag-invite po kayo sa Thanksgiving. No, lalo na sa mga taga-Jensen dyan. Makapal po yung mukha ko. No, pupunta talaga ako. May dala pang Tupperware. Ayan. May dala pang Tupperware. No, ganyan po kapal ang mukha ko. Ayan, okay. Proceed tayo. Number 3. Sige,
Ayan, sagot. Nako, bawal mabudol ulit, ha? Bawal mabudol ulit. Ayan. O, dito tayo. Guys, eto ha, maghanap po tayo ng clue. Maghanap tayo ng clue sa tanong. Babasahin ko yung tanong. In the Education Act of 1901, which established a free public education in the Philippines under the American regime, what language was imposed under the one language policy? Now, dito teachers ha, guys, unang basa pa lang ako, ito at ni-highlight ko, kahit hindi nyo po alam, even if you're not familiar now with Education Act of 1901, sabihin natin hindi ka familiar kung ano yan, no? Guys, clue pa lang, American regime, no? Anong lingwahe daw ang ginagamit sa panahon na sinakop tayo ng mga Amerikano? Ha? Ano kaya sa tingin niyo? No? Syempre, huwag tayong mag-assume. Napapakitaan ko kayo ng resibo. Kasi baka sabihin niyo, ginugood time ko lang kayo. Napapakitaan ko kayo ng resibo. Nakalagay dito, agoy. Nako, pinakitaan na tayo ng mga Education Act ni Coach Weng. Nako, pang malakasan talagang resibo ang gagawin natin. Guys, babasahin ko to. Talagang sineryoso pa, no? Okay. Under Education Act of 1901, Section 14, Section 14, the English language shall, as soon practicable, be made the basis of all public school instruction. In short, anong lingwahe ang gagamitin? English. No? Kaya napapansin nyo, yung mga lolo't lola nyo, ang gagaling mag-Ingles, di ba? Kasi yan po yung lingwahe na ginagamit sa pagtuturo during the American period. Ayan. Na ang gagaling mag-Ingles ng mga mamshi at papshi, mga lolo't lola natin sa bahay. Ayan. Okay, next po si tayo. Number 4. O, last question na daw natin to kasi parang pinapatapos na po ako. Last question for tonight's video. Ayan. O, habang binabasa niyo po yung tanong, may babasahin po ako. Good evening, Coach Weng. Nakakamiss yung boses niyo. Bumalik lang ako dito para magpasalamat po. LPT na po ako. Thank you so much. TCRC family, God bless. PS, legit po yung red na panty. Uy, nako, red na panty po, Coach Weng. At bongga yung favorite number mo, Coach. Again, maraming salamat. Uy, nako, no? Parang binubulgar niyo po ako. Hindi po ako nagpapalaganap ng red na panty dito, ha? Baka isipin nyo na na-reseller po ako ng red na panty. Oy, nako, hindi po ako nagtatrabaho sa Avon. Na sinishare ko lang naman sa kanila na when I took the licensure exam, nagsuot po ako ng red na panty. No, pero hindi naman po ibig sabihin yan, nagre-resell ako. Ayan, baka isipin nyo, ha, na may porsyento to si Coach Weng. Anyways, dito tayo. Ayan, answer reveal for number 4. Ayan. May nag-B, may nag-A. Guys, alam ko naman, no, na dalawa lang talaga yung pagpipilian nyo dito. It's either A or B. No, A or B. Ayan, babasahin ko yung tanong, ha? Okay, in which area of learning has technology given the most influence? Now, direct to the point tayo kasi dalawa lang naman yung pagpipilian nyo, no? Now, ano bang pinagkaiba ni distance at blended? No, distance at blended. Distance, blended. Now, si distance kasi, base pa lang sa pangalan ha, distance learning. Ito po ay isang uri ng pag-aaral na nangyayari now from far away. Ibig sabihin, magkalayo kayo from each other. Now, Coach Weng, paano po kami matututo kung magkalayo kami? You're going to use the, ano no, online platform or you're going to use the internet. Through the internet, no, you can take part of online learning. Pwede po itong asynchronous or synchronous. Pag sinabi nating synchronous, no, you're going to attend mga virtual classes. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, guys, nasa Jensen ako, nasa iba't ibang parte po kayo ng Pilipinas. Okay, that's synchronous. Now, pag sinabi nating asynchronous, no, pwede po kayong mag-iwan lamang ng mga task na gagawin ng mga bata on their own pace, on their own time. Okay? That is distance learning. Now, punta tayo kay blended. Anong pinagkaiba? Base pa lang sa pangalan na blended. Di ba pag sinabi natin blended, hinalo.
Okay, hinalo. Ito po ay isang uri ng learning kung saan hinahalo ang face-to-face at saka online. No, may mga araw kung saan yung mga bata will have their face-to-face class. Sabihin natin, Monday, Wednesday, at saka Friday, face-to-face ang mga bata. No? Now, during Tuesday and Thursday, ang mga bata will have their online classes. So, pinaghalong face-to-face at online. Now, ang hinahanap kasi dito, most influence. Ibig sabihin, pinakagumagamit ng technology. Nagre-rely talaga sa technology, no? Hindi natin ito magagawa kung wala tayong technology. That is distance learning. Kasi always remember, si Blended, may face-to-face siya. Okay? So, yung pinaka talaga dito is distance learning. Ayan! O, sige, gulatin nyo nga ako. Out of four po. Nakailan po kayo? Out of four, ha? Sige, gulatin nyo si Coach Weng. Out of four, nakailan po ang mga beshi ko? Guys, wala po nang aalis kasi mag-run through tayo. Okay, wala pong aalis kasi gusto ko po, no, na matapos yung session natin na perfect ang mga beshi ko. Ayan. O, sige, wala po nang aalis, ha, kasi mag-run through tayo, guys. Hindi po talaga ako makakatulog sa gabi sa kakaisip. Ayan, kaiisip. No? Unless na lang makapag-run through tayo. Anyways, before tayo mag-run through, no, habang tinitingnan ko po yung mga scores nyo, teachers, no, uulitin ko po, no, kung nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa review natin tonight, I'm inviting all of you to be part of our comprehensive at intensive review po dito sa TCRC. Ayan, please message lamang po si Sir Seti sa mga gustong sumali, no, or gustong maging parte ng ating TCRC family. Ayan. Na hindi po kayo magsisisi dito. Kami na po bahala. Guys, itong review natin, all in na po yan. Kasali na po yung regular coaching, yung pre-final coaching, monthly evaluation, pati po yung ating final coaching. Lahat po dyan, kasali na, all in na siya. Ayan, kompleto sarkados. Okay, sige. Ayan, magsisimula na po tayo sa run-through natin. Ready na ba? Ready na ba ang mga beshikor? Ayan. O, sige, wala po kayong choice. Kailangan nyo pong maging ready. No? Kaya wala kayong choice. Kailangan nyo maging ready. So, ang gagawin natin, teachers, ha? Mabilisan lang po talaga to. Mabilisan lang. So, ang gagawin nyo is write the letter of the correct answer, then reveal po agad ako. Ang goal natin sa run-through ay perfect score. Now, that's the goal. Perfect score po tayo for the run-through. Okay, sige. Ready na ba ang mga beshi ko? Okay, sige. No, walang choice. Nagtanong ka pa, Coach Weng. Wala naman kaming choice. Okay, sige. Let's start our run-through with question number one. Okay, number one correct answer, letter A, creativity. Two correct answer, letter D, social reconstructionism. Three correct answer, letter A, English. And last question, number four, correct answer, letter B, distance learning. Ayan. Sige nga, score reveal tayo, mga sisiwap. Ayan, score reveal tayo. Patingin nga ng mga score nyo. Uulitin ko po, ha. The goal here is to get a perfect score. Perfect score po talaga. Coach Weng, hindi ba pwedeng? Hindi pwede. Ayan, kasi perfect nga yung gusto ko. Uy, very good! In fairness! Nako! Perfect ang mga beshi ko. Ayan! Ako,
section, tinitingnan ko po yung comment section, akala ko hindi gumagalaw. Kasi pare-pareho ng score, 4 out of 4. No? Talagang perfect lang talaga. Yan lang po, Coach Weng, no? Perfect lang po talaga. Ayan, nako. Parang kinabalo ko, bakit hindi gumagalaw? Anyways, ayan teachers, I hope may natutunan po kayo for our session this evening. Ulitin ko po ha, para sa mga gusto pa pong sumali. Guys, welcome na welcome po kayo no, sa ating comprehensive at intensive review program dito po sa TCRC. Ayan, bukas po, no, magkakaroon na po tayo ng ating weekly session together with Coach AJ. At si Coach AJ po, no, ka-upload niya lamang po ng kanyang handouts. Ay, meron po tayong libreng pa-handout dito sa TCRC. So, please print it, no, para may magamit kayo bukas. So, that's it for today. Daghang salamat, everybody, for joining us. Ayan. And I hope, no, talagang, sumali kayo, ayan, sa TCRC family natin. Please be part of our TCRC family. And I hope to see you guys here again. So that's it for tonight. Daghang salamat and enjoy the rest of your evening. Thank you everybody. Daghang salamat po. Goodbye.